Tunog nung alon at hangin nagsama. Halos yun na lang yung narinig. Ililipat ko po kayo ah. Sobrang lakas ng hangin. Ayan po. Lalapit na tayo doon. Ang alon. Yan, tumatakbo na yung anak ko papuntang dagat. Ang presko, lakas mahangin. Kaya talagang mga tamang-tama po sa talagang mga nagpipiknik. Dami pong nagpipiknik dito. Lalo na pag brown out, puno yan. Kahit saang park dyan, may mga tao. Sobrang lakas ng hangin at tangay ng sombrero ng anak ko. Ang lakas ng hangin po talaga. Pati yung alon, ang lalaki. Ayan na. Lapit na po tayo ng bahagya. Pag hindi ko inalis yung ano, yung audio po talaga, maririnig talaga yung ano ng alon. Tsaka ng hangin na ang lakas. Hindi maintindihan yung sinasabi ko. May mga bangka po pala dito, may mga lambat. Hindi sila makaarya ngayon kasi nga lalaki nga po ng alon. Ito ang magandang abangan pag umarya sila. Tsaka pag ganito pa talagang panahon dito sa lugar namin, talagang yung applyan, napakadaming kalat. Kasi inaano yan ng alon, tinataboy yan. Pero pag panahon naman po ng habagat or lantapin na, kusa po yung mawawala, kusa rin yung kinukuha ng alon. Pag naantap na, simula na ng summer, kusa rin yung mawawala yung mga kalat na yan. Kasi mga naadun, nakikita. Yan po, kung makikita nyo sa video na napakadami talagang naandod na mga kahoy, tsaka yung mga pinagbalatan ng nyog. Ulan na kailangan na yung dadaan. Ayan, ulan. Doon hanggang doon, puro ano yan, fighter pa yung puno na yan. Yan ng tao by grupo, mga na maliligo dyan. Kasi yung pagpanahon po ng summer, maganda ang dagat dyan. Tsaka yung applyan niya, puro graba. Malinis siya. Talagang maganda paliguan. Minsan, marami pong mga taga-Maynila ang dumadayo o taga-ibang lugar na pumupunta dyan. Lakad-lakad po tayo. May nakita po kasi ako doong tatlong bata na naliligo. Nakikipaglaro sila sa alon. Tara po, lapitan natin. Mukhang nag-i-enjoy sila. Pagka nasa tubig ka na sa dagat, medyo mainit po naman ang dagat. Yun nga lang pag umahon ka na, talagang alamig. Marami lahat po yan, kanya-kanya po. Lalo na pag ano po, pag walang kuryente, kanya-kanya po sa bahay. Ay, kanya-kanya po ito. Ma,
May kwento ko lang po sa inyo, fast forward po tayo. Yung spot na pong yan, dyan po kami kumukuha ng cow manure noong panahon ng nag-organic gardening pa po ako. Kinagamit po naman namin yon para sa alaga naming African night crawler noon. Pagkain nila. Tayong naispata na nanguha ng panggatong. Hindi ko po alam kung panggatong o pambenta nila. Kasi po pag gantong panahon, double purpose po mga naalog na kahoy dito. Yung iba, ginagawa panggatong. Yung iba naman po, ginagawa nilang hanap buhay na ibebenta po nila kasi yun. Tara po, lapitan po natin. Tanong po natin. Po, nung nilapitan po natin sila kuya, tinanong po natin kung pambenta nila o panggatong nila. Panggatong lang daw po naman nila. Maigi may service sila. Kasi nga medyo mabigat yan, malayo-layo pa yun sa kanila. Kaya po kung dito lang sa amin, masipag ka lang talaga, libre na ang panggatong mo sa mahal po ng gasol ngayon. Kung gagatungan na lang po ang poproblemahin. Buti may service sila. Kasi ang hirap, ang layo nila. Ano, bubuhatin nyo ng bigat. Thank you.